So this is Baby and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin is magre-review ako ng daily skin routine ko na ginagamit ko na for almost a year na. So I think it's time para i-share na siya sa inyo. Kasi sa mahigit or mag-iisang taon na ginagamit ko to, dito lang talaga ako humiyang and sobrang ganda ng effect sa face ko. So gusto ko din na makita nyo kung ano ang effect ng fairy skin sa aking face. And gusto ko i-share sa inyo yung fairy skin journey ko. Siya ang aking fairy godmother. So sobrang ganda niya guys. So ito yung packaging niya. And paalala lang guys, doon tayo magbumili or mag-avail sa mga legit distributor kasi nowadays, syempre, siguro sa hirap ng buhay, ang daming mga manloloko na gumagawa ng mga fake na ganito. Kaya, syempre, safety precaution din sa atin. Mas maganda sa legit sellers or sa legit na distributor kayo mag-avail. So, ilalagay ko dito yung link and profile ng seller na binibilhan ko. So, if gusto nyong mag-order, yan, sa kanya. Sa kanya pa rin. So, yan. So, buksan na natin. So, ito nga yung packaging. So, ito yung front ni Fairy Skin Derma Facial Set. So, yan. Get that cuties Koreana in just 7 days. So, yun. So, ito guys, syempre, depende pa rin naman to sa ating skin type. So, mas maganda kung ikaw ay first time palang gagamit, lagi kang mag-test, skin test, if hindi ka allergic or something sa mga ganito. So, and then, fairy skin, nandito yung parang indication, precaution. Yan. So, ito, precaution. Ito ay napakahalaga. So, nakalagay dito, test the skin for sensitivity to the product prior to use. If no allergy occurs, you may start using the product. In case of severe redness and itchiness, refrain from using the product. Avoid excessive sun exposure. It is best to use Fairy Skin Sunblock Cream Gel with SPF 45 while undergoing exfoliation to protect skin from harmful UV rays and to avoid reddening. So yun, kayo na ang bahalang mag-translate sa Tagalog. So, and then storage and condition nakalagay din dito. So sa madalit salita, ang nakalagay dito ay ilagay siya sa tuyong lugar and malayo sa direct sunlight. So yun. Tapos, nandito naman sa kabilang side is yung Fairy Skin Direction for Use. So, nandyan yung step 1, step 2, step 3, step 4. So, ibig sabihin, only step 4 para ma-achieve ang cuties Koreana. So, apat na steps lang. Napakadali. Lalo na sa kagaya kong sobrang tamad sa mga ganyang kolerete sa face. Basta gusto kong gumanda, pero alam mo yun, pag sobrang daming steps na ilalagay sa isang ano, parang tinatamad na ako. So yun. Kaya good to, kasi 4 steps lang siya. Napakadaling gawin, sundin. Kaya good na good siya sa akin. So meron din ditong disclaimer. So yan, nakalagay din dito. And then, kapag binuksan natin to, itong box, so madali lang siyang buksan. Ganyan. Mas maganda sana, para sa akin lang, mas maganda sana kung meron din siyang cover, yung parang pinaka-plastic, para, or meron ditong do not accept when sealed is broken. Ginagawa mo! Or do not, ayun, basta ganun yung parang huwag mong kuhain kung alam mong sira. Parang ganyan. So, yun. Para at least, meron tayong assurance as buyer na talagang yung ibibigay sa atin, lalo at first time tayong bibili,
ay ano, talagang legit at hindi napalitan or hindi pa nagagamit. Kaya kailangan sana sa next packaging nila, meron na sila ditong parang sealed. Pero good naman, maganda din naman yung packaging niya. So yun nga, kapag inopen siya, yan, meron ka tayong makikita toner. So ito yung toner niya. Yan, 60 ml. So meron din siyang indication, precaution, and storage and condition. So yan, nakalagay dito whitening for minimizer, detoxifies, anti-aging. So yan. Ito, nung mga first 1 month ko nang gamit ng Fairy Skin, yung talagang pinaka first time na gumamit ako, for 1 month, ginagamit ko siya ng 2 times a day. So 2 times a day ako gumagamit ng toner. Pero since ngayon, parang mag-isang taon na, kaya 1 times a day na lang ako gumamit ng toner para at least kapag gabi na lang. So yan, toner. And then, next is ito ang kanilang soap. So yan, Kojic soap siya. So meron siyang experience the joy of perfectly clean and soft to smooth skin with Fairy Skin Derma Soap. So yan. So nandito yung ingredients: sunflower oil, coconut oil, and vitamin E. Tapos ito. Huh? Ay hindi, ano, hindi ko ingredient ada din to. Dahil may ingredients din din eh. Eh di ito siguro ay ano, kasama siguro sa ingredients. So yun. Yun, that's storage and condition. Storage conditions, nakalagay lang din dito. And then, ito na yung pinaka-soap niya. Yan. Ito na yung pinaka-soap niya. Pa natin ng konti para maamoy natin. Amoyin natin. Yan. Medyo mabango naman siya. Medyo mabango naman yung pagka, ano niya, mabango. Good. So, ang ginagawa ko dito sa Kojic ko, yung mga gamit ko ng Kojic, lagi ko siyang hinahati. Parang hinahati ko siya sa 4. Tapos, yan, ito naman is yung sunblock. Yan. Tapos, ito naman is yung brightening cream, which is tuwing gabi lang siya ginagamit. So, maglalagay ako dito ng clip. Yan, magsisingit ako ng clip kung paano ko siya gamitin. So, ayan guys. Hello, voice over. So, first, yun, basain natin ang ating face and then pabulain natin ang sabon sa ating kamay. And lahid-lahid for 10 to 20 seconds. Yan. Ang kagandahan ng sabon na yan, hindi siya yung sobrang hapdi sa face. Light lang din. Kaya din siguro 10 to 20 seconds lang yung advisable na babad para at least hindi siya sobrang mahapdi sa face. So, ayan din. Banlaw. Then, after that, punasan ng towel. So guys, ito na ang face ko after kong mag-wash ng soap. So, binababad ko lang yung sabon ng 10 to 20 seconds para at least hindi siya sobrang babad sa face. Tapos, after nun, kapag morning, usually, ang ginagawa ko talaga nung gumagamit ako nito na kasi medyo matagal na akong gumagamit. Pero, yung 1 month, yung first 1 month na paggamit ko ng Fairy Skin, after ng soap, kahit morning, nagto-toner ako, then sunblock. Pero since almost mag-iisang taon na yata na gumagamit ako nitong Fairy Skin na to, kaya once a day na lang yung toner ko. Tapos, matik sa morning, lagi akong nagsasunblock. Umalis man ako ng bahay, lumabas man ako ng bahay, or nandito lang ako sa bahay. Yun yung isang tip, guys. Guys, yun yung isang tip na mabibigay ko sa inyo, na kahit nasa loob kayo ng bahay, make sure na kayo ay laging magsasunblock. Para at least, ma-protect din yung ating face sa mga yung mga hindi natin nakikita na germs, ganyan, na pwedeng maka-affect sa ating skin. So, yun.
And then, so ito sunblock. Para makatipid, minsan kasi may mga excess yan. Kaya yan yung kinukuha ko. Para at least, hindi sayang. Pero, yung usual, kapag ako ay nagpapaderma sa mga derma channeling, konti lang silang maglagay ng sunblock. Parang isang dot dito, dot, tapos dot dito, dot. Pero sa akin, ganyan. Ang maganda dito sa sunblock na to, meron siyang whitening keneme na mag-i-stay sa face mo. So, para kang nang naka-foundation. Yun yung kagandahan ng sunblock na to. Parang instant fonda na siya. So, talagang kahit kita niyo naman yung after kong maghilamos ng soap, diba? So, yun. Kita niyo naman after kong maghilamos, ang ganda na ng effect, sabon pa lang. So, eto naman, yun. Parang may foundation effect na siya. So, kahit hindi ka na maglagay ng makeup. And, advisable din talaga na kung gumagamit ka ng rejuvenating, kahit anong brand yan, advisable talaga na huwag kang mag-makeup. Kasi syempre nga, kaya nga tayo nagre-rejuve para maalis yung mga germs or malinis yung face natin. So, kapag ka tayo ay nag-a-apply pa rin ng makeup, syempre, yung mga excess or dumi, parang yun lang din yung natatanggal. So, advisable, hanggat nagre-rejuve, huwag mo nang mag-foundation or mag-apply ng makeup. Pero guys, talaga, pag na-try nyo tong fair skin, this is not contoured. Kaya ko lang talaga siya nare-review. Kasi gusto kong i-share sa inyo, kasi for almost isang taon na paggamit ko nito, dito lang talaga ako humiyang, gumanda yung face. Marami na akong nasubukan. Magaganda rin naman yung mga nasusubukan ko, pero ito talaga yung parang nagpatibok ng puso ko. Patibok ng puso ko. Si Fairy. Yan, si Fairy Skin. Then, after ng sunblock, keme na, okay na, lipstick na lang ako or lip tint. Paglalabas ako ng bahay, lipstick or lip tint, and then kilay, and then yung aking mascara, then ready to go na tayo. Then, yun namang sa gabi, later, maglalagay ako ng video clip kung paano ko i-apply yung sa gabi. After kong mag-soap, nagsabon na ako ng face ngayong gabi. Hindi ko na siya na-videohan kasi doon naman sa first step, ganun lang din yung ginawa ko. Doon sa step 1, kung mababalikan niyo yung clip ng first video ko, na nandyan din naman. So, yun din lang yung ginawa ko. And then, eto, magto-toner na ako. So, eto yung pang 9. So, drop lang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 drops. So, yan. Makikita nyo para siyang yellowish yung color ng toner niya. Sobrang liwanag yan. Para siyang yellowish. So, ilahit agad natin. Up, pa-up. Yan. Ganyan. So, ganyan. Ang kagandahan nito, kasi siguro kaya hindi na siya sobrang hapde. Dahil matagal na akong gumagamit. Pero yung pang, nung first ever, first time kong gumamit, parang mga pang 4 days. Grabe, sobrang hapde niya. Parang hindi ko kaya na maglahit nang hindi ako nakatapat sa aircon or sa electric fan. Para at least yung mga, parang mga pores. Feeling ko siguro yun yung pumapasok siya dun sa mga pores. Or yung nagtatanggal talaga ng dumi. So talagang sobrang hapde niya. Pero pag naman nasanay na yung face mo, hindi na siya. Hindi mo na ma-feel yung hapde. Meron konti, pero konti na lang. Unlike talaga nung mga first 1 week mo, na sobra talagang hapde na mapapasipol ka na sa ano, sa kahapdean. So, yan.
parang ang dilim ng ano ko. Ng light, ng ano. So, yan. Sabi nila, ang pag-toner daw is that, yung parang dampi-dampi lang. Pero, akin naman, upward, yun nga lang, parang may DN. Parang nasanay na ako. Hindi naman siya sobrang sakit sa akin na. Kaya, yun. Sanay na ako masakit. Shadow. Sanay na so, eto naman, yan, brightening cream. Eto, ginagamit lang to every night. So, ganun lang din yan. Eto yung mga excess. Dito ko na kinukuha. Tapos, lahat tayo. Feeling ko, ito din yung isa sa dahilan kung bakit nagpipil ang face natin. Dahil ng toner, plus dahil nito. Tapos, pag mga bago pa lang kayo, parang first 1 week nyo pa lang itong nagagamit, advisable na after ng cream, maglagay kayo ng sunblock kahit gabi. Para at least, yung parang yung pag-exfoliate, yun. Tsaka, siguro para nga makatulong. Then, para mas mapabilis yung peeling. So, ganyan lang siya. Okay na. So, yun guys. So, yun na yung face ko. Parang sobrang dilim. Ganyan na ang face ko after mag-apply ng night cream. Maganda siya. Tsaka pagising mo sa umaga, parang feeling fresh ka talaga. Yun yung feeling ko na hindi dry yung skin ko. So that's it. Overall, ang review ko dito sa Fair Skin is overall, good na good na good na good. Very good talaga siya. With regards sa packaging, sa effectivity ng product, and ang pinaka tip natin, murang halaga pero quality. Kasi for only 300 or 350 pesos, meron ka ng Kutis Koreana in just 7 days, diba? Kaya talagang recommend gamitin nyo din kasi maganda siya. So, yun lang. Thank you for watching and please comment down below if kung ano pa yung mga gusto nyong i-review para at least magawa natin ng paraan and ma-review na agad natin yan. And please don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para update ka lagi sa mga videos ko. Bye! Good night!